Ngayong anibersaryo sa araw na ito, kaya naman ibabalik namin sa iyo ang nararapat na parangal, papuri at natatanging pagsamba sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos na buhay. Na sa pagtungtong pa lamang natin sa dakong ito ay naranasan na natin ang himalang pagpapala ng Diyos. Amen? Yan ho yung tema ngayon. God's miracle and abundance. Amen? Sabihin mo nga, hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos. Sabihin mo nga, tinanggap ko ngayon, ang himala mula kay El Shaddai. Amen? Parang manina ako. At ang salita ng Diyos na ating pong pagsasaluhan ngayon ay mula po sa sulat ni Santiago sa unang kabanata, mga talatang 12 hanggang 18. The letter of James, chapter 1, verses 12 to 18. At babasahin ko po sa wikang Ingles at Tagalog.
Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as the reward the life which God has promised to those who love Him. If we are tempted by such trials, we must not say, this temptation comes from God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself tempts no one. But we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Then our evil desires conceive and give birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Do not be deceived, my dear friends. Every good gift and every perfect present comes from heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly lights, who does not change or cause darkness by turning. By His own will, He brought us into being through the word of truth, so that we should have first place among all His creatures. Sa wika pong Tagalog, ito ang nasasaad. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman siya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang buhay, nagbibigay buhay, makapangyarihan salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, sa biyaya ng kanyang banal na salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for your word. Ulitin ko lamang ho yung binanggit sa verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Amen. Especially right now, these times, mga kapatid, mga panahon ito, this is also a testing of our faith. No? Pagsusubok sa atin pong pananampalataya. Amen. Kaya naman po ang mangyari, ito ang pangako ng Diyos. Bawat kaloob na mabuti, sabi ho sa verse 17, at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Kaya kapatid, anumang dilim ang iyong pinagdaraanan ngayon. Marahil nandidilim lang iyong paningin sa gutom. Lagi mong tatandaan na naparito tayo hindi dahil sa pagkain. Pagkain pisikal. Naroroon na ho yan mamaya. O marahil kayo ho ay kahit papano nakakain na ho. Pero higit sa lahat, tayo naparito para ho sa pagkain espiritual. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, blessed are those who hunger and thirst for righteousness because they will be filled. Yun daw pong mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, katuwiran na dulot po ng salita ng Diyos, ay bubusugin ng Diyos. Amen.
sabihin mo sa tabi mo kahit malayo. Ah, hindi ho malayo, hindi pa ho, masyado kayong excited. Sabi ko kahit malayo, kasi observe ho natin yung sinasabing social distancing, no? Kahit malayo, sabihin mo, gutom ka na ba? Busog pa. Alam niyo ho, maganda rin ho yung gutom. Kasi kung pansinin ho ninyo, pag busog ho ang tao, inaantok. Tama? Pag ang tao ho busog, inaantok yan. Kaya maganda rin ho yung gutom tayo para ho hindi niyo ko tutulugan. Amen? Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Bumalakpak mo yung hindi po ako naririnig ng malinaw. Malinaw mo ba yung dating ng mikropono? Mabuti naman, no? Sige po, pwede na ho kayong matulog. Pwede na po kayong maupo, mga kapatid. At sa biyaya po ng Diyos, ikawalong anibersaryo po niya ngayon. At alam niyo ho, napakaganda ho ng number 8. Yan ho ang isa sa mga paborito ko ho numero. Although, in the Bible, madalas ho yung number na perfect ay number 7. Pero ako, isa sa mga paborito ko ho, number 8. Bakit to? Sabi nila, yung number 8 daw infinite. No? Walang dulo, walang simula. At ganun din ho ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Walang katapusan para sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, ano man ang pagsubok na pinagdaraanan mo, ano man ang problema mo, itong lagi mong tatandaan. May pagsubok ka, may problema ka, mahal pa pa rin ang Diyos. Amen. Tayo man ay nagkasala, tayo man ay makasalanan, mahal tayo ng Diyos. At ang pagmamahal niya, ang siyang tumatawag sa atin upang tayo po ay magbagong buhay. Amen? And this is the purpose, the reason why we are gathered today, mga kapatid, sapagkat tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay sa pamamagitan ng Kanyang salita, makasunod sa Kanyang kalooban, makasunod sa Kanyang katuwiran at magkaroon po ng pagbabago ang ating pong mga buhay. Amen? So, bali po yung tema natin ngayon, ang napili ho, marahil ang pumili nito si Sister Annalyn, no? Ang tema ho, nakalagay dito, God's Miracle and Abundance. Abundance, no? Kasapatan. Sister Virgie ho pala, kayo ho palang sa larin. But anyway, mga kapatid, alam niyo ho, nakakatuwa, sapagkat madalas ho, ang bato sa atin, ang tawag daw ho sa atin, prosperity gospel, kasi totoo na nga naman ho mismo, minsan, ano, pagka sinabi ho, sinong gustong pagpalain? Aba, wala hong sumasagot. Sinong gustong pagpalain? Marami hong sumasagot pagka sinong gustong pagpalain. Pero pagka sinabi na ho, napapatamaan na, magbagong buhay, gusto niyo hong pagpalain? Gusto niyo hong malaman kung ano ho yung secret na upang maranasan natin ang higit sa sapat na pagpapala ng Diyos? Gusto niyo pong malaman ang secret? Amen. Di ko husasabi.